Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdina wahdi bina wa ij'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hinihin ko ang kalinga ng naging isang tagapaglikha laban sa isinumpang Satanas at sinisimulan ko ang aking panayam sa pangalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ganap ng mapagmahal at pinakamaway. Ang lahat ng papuri ay bukod namin na para lamang sa Allah, ang pagpapalay para sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at ang lahat ng naniwala sa kanila hanggang sa dulo ng panahon, bilang pagpapatuloy, ang habag, kapayapaan, biyaya at tagandahang loob at pangangalaga ng Allah sa mga tingnan. Andan na kayo, inshallah. Naging paksa na ba rito yung mga palatandaan ng pagkaguno ng sanlaibigan o hindi pa? Masyala sa barakala. Ang lahat ay nagkasundo na ang daigdig na ito ay hindi mananatili magpakailanman. Ang mga huwad ng mga propeta, ang siyensa, ang kulto, ang pangkaraniwang tao. Ganon din ang mga propeta at sugo. Lahat sila'y nagkasundo na ang daigdig na ito ay magkakaroon ng wakas. At pagkatapos ay mawawasak ang lahat ng mga nilikha at papalitan ng panibagong mga kalanginan at kalupaan. Pagkatapos ay mananatili roon yaon magpakailanman na wala ng pagmamahalin. Kapag pinag-aralan natin ang ating existence bilang isang tao, ay meron tayong mga yugto na dinadaanan. Ang daigdig ay binubuo ng daigdig na ating ginagalawan ngayon at ang tinatawag na kabilang buhay. Ang buhay dito sa daigdig at ang tinatawag nating kabilang buhay. Yes. Ito ay kapwa na nag-i-exist at umiiral sa isa't isa. Ang buhay dito sa daigdig ay nagsisimula sa sinapupunan ng isang ina. Of course, lahat tayo ay nagmula sa ating magulang na si Adam. Na si Adam ay nilikha mula sa isang putik o mula sa isang alabo. At hinugi siya ng Allah ng ganap. At mula sa kanya ay hinugot ang tadyang at pagkatapos ay nilamnan. At mula sa kanilang dalawa ay lumikha siya ng maraming kababaihan at kalalakihan na kumalat sa ibabaw ng kalupaan. Pagkatapos tayo na mula sa anak ni Adam ay nanatili tayo sa sinapupunan ng ating mga ina. 7 hanggang 9 na buwan. Mula sa pagiging isang punla na ito ay nakasabit sa sinapupunan, nakasingliit ng isang subo ng laman na malapot na pulang-pula. At ito ay naging mga malalambot na mga buto at pagkatapos ito ay nilaunan at pagkatapos ito ay naging isang panibagong nilikha. Yun ang yung tinatawag natin kung paano ang pagkabuo ng punla sa sinapupunan ng ating mga ina. Pagkatapos noon ay lumabas tayo sa ibabaw ng daigdig at nanatili tayo rito batay sa kung ano itinakda ng Allah. At upang tayo makapunta sa kabilang buhay, kinakailangan maranasan natin ang tinatawag na kamatayan na ito yung pinakapinale na paglabas ng ating kaluluwa mula sa ating katawan at ito ay pupunta sa kabilang buhay. At hindi na ito makababalik pa sa daigdig sapagkat merong harang na inilagay ang Allah. Kaya ang unang-unang yugto na ating dadaanan patungo sa kabilang buhay o ating pupuntahan ay spiritual na daigdig na agnas ang ating katawang lupa at uniran at nangibabaw ang ating kaluluwa. At pagkatapos noon ay magugunaw ang sangdaigdigan na kung saan mamamatay ang lahat ng mga nilikha. Pagkatapos noon ay bubuhay na maguli ang lahat ng tao
at sila ay tatayo sa harapan ng Allah sa tinatawag na araw ng muling pagkabuhay, at alin sa dalawa lamang ang kanilang patutunguhan, paraiso o impyerno pa. Subalit bago ito mangyari, ang katapusan ng daigdig ay napakalapit na napakalapit na, ay magaganap muna sa dulo ng panahon na tinatawag nating Yomul Akhir, ang huling araw, sapagat wala ng kasunod na araw pagkatapos nito. Bago natin kunin ang mga impormasyon na ipinahayag ng Allah o paniniwala ng Islam, ay kunin muna natin ang iba't ibang ispekulasyon ng mga walang pananampalataya na kung saan ito'y laganap ng mga impormasyon. Kaya upang maging matatag ang ating sarili, kinakailangang alamin muna natin kung ano ang mga haka-haka o mga maling pananaw na umiiral sa ating kapaligiran. Tulad halimbawa ng kinatawag nilang Millennium 2000, na kung saan sinabi nila bababa si Jesus at ito'y bababa si Jerusalem, kung ano ang mga ginawa ng tao, pumunta sa yungib, naganda ng mga pagkain, subalit hindi naman naganap. Hinula rin ang taong ito na tinatawag nilang Master John na magsisimula rin ang pagkagunaw ng isang naibigan batay sa medium, yung katabi niya, tinatawag niyang medium, na sinabi raw sa kanya na magugunaw daw ang isang daigdigan at magsisimula ito noong year 2000. So, 70 years na ngayon ang nakararaan. Ito namang taong ito ay isang miyembro ng apocalyptic cult na kung saan pinatay niya ang sarili niyang ina sapagkat sa galit hindi nagunaw ang mundo noong January 1, 1996. At merong sinasabing paniniwala, yung the beast, ang halimaw na merong tatak na 666. Hindi tayo naniniwala rin. Yung senyales na tinatawag na 666, at meron ng isang batang isinilang sa Europa na merong tatak sa noo na 666. Sa atin, meron tayong tinatawag na halimaw at gaabalar, ang halimaw sa ilalim ng lupa. At meron din tayong tinatawag na Antikristo, Masihid na Diyan. Sila ay hindi magkatulad. Sila ay lalabas dito sa daigdig, subalit sa magkaibang panahon at magkaibang sitwasyon. Mauuna muna ang tinatawag na Antikristo. Meron din tayong tinatawag na Doomsday Science, ang pagbaksak ng mga kometa o asteroid sa iba't at ito'y babaksak sa iba't ibang sulok ng isang daigdigan, at ganito raw ang kanilang pananaw kung paano mawawasak ang isang daigdigan, na sa kanilang paniniwala, kapag ito ay naganap, ay may mga maliligtas pa. Pwede kang magtalukbong, o pwede kang pumunta sa yungib, kahit na ano pwede mong gawin. At hindi sila naniniwala na ang daigdig ay magwawakas sa pamagitan ng pagsalpok ng asteroid. Sinasabi nilang darating ang panahon, in 8 billion years, ang init ng daigdig o ang init ng araw ay magiging 2,000 times brighter o init. So hindi sila naniniwala na sa pagsalpok ng tinatawag ng mga asteroid ay magwawakas ang daigdig. Lalapit pa ng 2,000 times o ng napakalapit ang init ng araw o lalapit ang araw sa daigdig. Ngayon kahit na kaunting-kaunti lamang ay magkakaroon na ng problema sa daigdig kapag nagbago ang tinatawag na kinalalagyan nito. At hindi pa rin sila naniniwala na magwawakas ang daigdig pagkatapos noon. Babalik pa ito sa tinatawag na glacier o tinatawag nilang magkakaroon ng ice age. Babalik ulit ang daigdig sa tinatawag na tagyelo. So ito yung mga pananaw ng mga walang pananampalataya batay sa siyensa, batay sa haka-haka, batay sa panaginip, batay sa psychic, batay sa hula, paralel lang yun ang mga tao. Pero kapag pinag-aralan natin kung paano magwawakas ang isang daigdigan,
hindi ito malalaman ng kahit na sino man. Maliban na lamang kung ito ay ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ipinahayag sa mga partikular ng mga sugo. At ang pinakahuli rito ay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan ang as-sa'a, ibig sabihin ang oras ng pagkagulong ng sangdaigdigan ay darating. At sabi ng Allah, halos itago ko ito sa aking sarili. Paano malalaman ito ng mga scientists at ng mga walang pananampalataya, ni Madam Owen, ni Nick Joaquin, ng mga psychic, kung halos itago ito ng Allah mismo sa kanyang sarili? At ito'y ipinahayag lamang sa kanyang piling-piling mga sugo. At ang pinakahuli rito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sa ganoon upang gantimpalaan ang tao sa kung ano man ang kanyang pinagkunyagian. Kaya malalaman lamang natin ang tunay na magaganap. Lahat-lahat. Kapag pinag-aralan kasi natin ang Islam, ito yung pinakabuod ng buong pagkatao at paglikha ng lahat. Nagsisimula ito sa una na walang pinagmulan. Ang Allah, siyang tinatawag na al-awwal, ang una na walang pinagmulan, ang una na walang sino man ang nauna sa kanya. Pagkatapos nilikha niya ang kalam o panulat at inutusan niya na isulat ang lahat ng bagay simula sa una hanggang sa huli. Kabilang sa mga nilikha niya ang mga pananginan at kalupaan, nanilikha niya ang kalupaan ng dalawang araw at isinaayos ng panibagong dalawang araw ang nasa ibabaw ng kalupaan at nilikha niya ng panibagong dalawang araw ang mga kalangitan. Na kapag nagtanong ang sinuman, sabihin mo sa kanila nilikha ang mga kalangitan at kalupaan sa loob ng anim na araw at nilikha kabilang sa mga nilikha ng Allah, ang mga anghel, ang mga engkanto, ang sangkatauhan, na hindi hinayaan ng Allah na pagkatasyat mo na tayong likain ay wala tayong tatahaking tamang kaparaanan ng pamumuhay. Hanggang sa umusad ang sibilisasyon, hanggang sa ito'y magwawakas, hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, ang pagbangon ng lahat mula sa kanilang mga libingan at tatayo sila sa harapan ng Allah alin sa dalawa lamang, paraiso, impyerno, apoy at mananatili magpakailan man na wala ng pagmamali. So, Islam ang siyang pinakabuod ng paglikha ng lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag sinabi mong tunay na relihiyon na isang makalangit na kaparaanan ng pamumuhay, wala kang idadagdag, kompleto lahat, mag-aaral ka lang. Kapag ang relihiyon mo ay inimbento, itinatag, o may kulang, o may pagbabago, hindi yung tunay na nagmula sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya pag-usapan natin ang katotohanan. Kompleto-kompleto, walang iniwanan ang sugo ng Allah na kahit nakatiting-nakatiting, kundi sinabi niya ang lahat ng mangyayari hanggang sa dulo ng panahon, hanggang sa kabilang buhay. Panawagan sa lahat ng sangkatauhan, katakutan ninyo ang Allah na inyong Rab na tagapaglikha, tagapangasiwa, tagapangalaga, tagapagtustos. At maging masunurin sa anumang ipinag-utos niya, sapagat walang pag-alinlangan ang panginisay ng sangdaigdigan sa dulo ng panahon ay isang bagay na napakasidhid. Sa araw na iyon, ito ang iyong makikita, ang isang ina na nagpapasuso ng kanyang anak ay makakalimutan niyang meron siyang pinasususong anak.
At ang isang babaeng nagdadalang tao ay malalaglag ang kanyang daladala nang hindi niya ito mamamalayan. Iisipin ng isang tao na siya ay nasa lubos na kalasingan sapagkat ang sangdaigdigan ay nangingisay. Kaya siya ay parang lasing na lasing. Iisipin ng tao na siya ay parang nasa lubos na kalasingan subalit hindi siya naman lasing sa kadahilan ng napakasidhi ang kaparusahan ng Allah. So ganito yung mangyayari. Ito'y kailan batay sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, may mga sitwasyon dito na kung saan ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng mangyayari. Pero kunin natin kung ano talaga yung paghahambing na sinabi ng Propeta Muhammad. Sabi niya, sa dulo ng kanyang salita, sabi niya, ang araw ay malapit ng lumubog. At kung ano na lamang ang natitira sa daigdig na ito, kung ihahambing mo sa nakaraan, ay katulad ng kalagayan o nananatiling oras na lamang o maliit na panahon habang lumulubog ang sikat ng araw sa araw na ito. Nakuha niyo? Nung nagsasalita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inihambing niya ang paglikha ng sangdaigdigan, inihambing niya ito sa ratio ng isang araw. Yung buong simula sa paglikha hanggang sa pagkabunan ng sangdaigdigan, inihambing niya ito sa isang araw. At sa araw na iyon, habang siya nagsasalita, malapit nang lumubog ang sikat ng araw. Sabi niya, ganun na lamang ang panahon na hinihintay natin at malapit nang magunaw ang sangdaigdigan. Kaya napakalapit na kung pag-aaralan natin. Ilang taon na nung sinabi ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. More than 1,439 years na ngayon, pumigit kumulang. Kaya ano na lamang yung nalalabi? Actually, yung mga scholar ng Islam ay hinati nila ito sa tatlong pagkakahati. Mga maliliit na mga palatandaan ng pagkagunaw ng sangdaigdigan, ang mga dakilang mga palatandaan at ang pinatawag na mga nasa pagitan nito. Itong mga maliliit na mga palatandaan kapag pinag-aralan natin ay hinati naman nila ito sa tatlo. At lahat ito ay nagalap ng lahat maliban sa mga ilang mga bagay na siyang hinihintay natin. Tulad na limbawa, may mga pangyayari na isang beses lang nangyari sa pananampalataya ng Islam. Tulad ng pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagkabiyak ng buwan. At ang pagkapanalo ng mga Romano sa mga Persiano. Lahat ito ay mga kabilang sa mga maliliit na mga palatandaan na isang beses lamang naganap. Meron namang mga maliliit na mga palatandaan na hindi lamang ito isang beses naganap, kundi ito'y patuloy at patuloy na nagaganap. Tulad halimbawa, ang kompetisyon, ang paligsahan ng mga naglalaki ang mga gusali mismo sa gitnang silangan. Na mga ang nagmamay-ari nito ang dating mga tagapagpastol ng tupa. Sila ang nakipag-kompetisyon o nakipagpaligsahan sa tinatawag na pagkatayo ng mga matataas na mga gusali. Ang paglalaho ng tinatawag na kaalaman, tatabunan ito ng tinatawag na mga kamangmangan. Kapag pinag-aralan mo, mamamatay ang mga scholar ng Islam at wala nang papalit pa sa kanila pagkatapos nito. Ang napakabilis na paglipas ng panahon. Na darating ang panahon, ang isang taon ay parang magiging isang buwan, ang isang buwan ay parang magiging isang linggo, ang isang linggo ay parang magiging isang araw, at ang isang araw ay parang magiging isang oras. O katulad lamang ng pagkakasunod ng isang daon ng palmera. Magkakaroon ng iba't ibang uri ng mga kalamidad.
mga patuloy at patuloy na mga paglindol at mga tsunami, mga natural na mga disaster na mangyayari sa iba't ibang sulok ng isang daigdigan, at ang pagiging palupit ng mga pinuno. Mga pinuno magiging malupit at papalitan pa ng panibagong pinuno na malupit hanggang sa dumating ang tinatawag nating Al-Mahdi, na kung saan babalik na rin niya ang hindi makatarungan at gagawin niyang pagiging makatarungan ang kanyang pagiging isang pinuno. Ang pagdanap ng dugo, mga krimen at mga patayan sa iba't ibang sulok ng sangdaigdigan, ang mga tinatawag na mga hukom na parang mga shopping centers at mga fornication, iba't iba pang mga bagay, lahat ito ay kabilang sa tinatawag ng mga maliliit na mga palatandaan na hindi lamang isang beses nagalap, kundi ito'y paulit at paulit-ulit na nagagalap. Actually, meron akong, kung gusto niyo, meron akong, handa na ba kayo sa pagkagulo ng isang daigdigan, PDF file? Mag-message lang kayo sa akin, nandun yung pinaka-buod o outline ng lahat ng ating pinag-uusapan. Okay? Ang pag-control ng mga bansa sa mga bansa, na merong limang magaganap na henerasyon ang kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pangalawa ang pamumuno ng mga khalifa, ang pangatlo ang tinatawag na monarchian o inheritance, ang pang-apat ang tinatawag na diktadura, ang oppression, ang mga tyrant, mga masasama, nakokontrole nila ang mga bansa sa pamamagitan ng mga sophisticated weapons, at ang panglima ay ang pagbabalik ng mga Muslim sa orihinal na katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pamumuno ng Al-Mahdi. Magkakaroon ng mga social disorders na tulad na limbawa ang pahihintulutan na ng mga walang pananampalataya, ang pag-aasawa ng babae sa babae, lalaki sa lalaki, ang pamumuno sa pamamagitan ng batas na gawa ng tao, ang mga droga, lahat ng mga bagay ng mga kasamaan ay iira lalong-lalo na sa mga lugar ng mga walang pananampalataya. Makikita natin na katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na meron siyang nakita sa impyernong apoy na dalawang uri ng tao na wala sa kanyang kapanahunan ang kababaihan, na sila'y nakasuot pero para silang walang kasuotan, at ang kanilang mga buhok ay parang umbok ng kamelyo ng Persiano, at isang malupit na meron siyang panghagupit o pamalo, sila yung mananahan sa impyernong apoy. Kabilang din sa tinatawag na yung tagtuyot at tagdutom, na kung saan dahil sa kasamaan na ginagawa ng mga tao na tulad ng mga pandaraya, kung hindi lamang dahil sa mga hayop, ay hindi na pahihintulutan pa ng Allah ng ulan. Kaya makikita natin na ang lahat ng mga bagay na ito ay nagaganap dahil sa kasalanan ng tao. Meron ko napakinggan isang lecture na noong unang panahon, noong kapanahon daw ni Adam, ay napakatamis ng tubig. At ang mga hayop ng mga mababangis ay hindi talaga sila mga mababangis. Subalit nung nagkasala ang anak ni Adan na pinatay ni Cain si Abel, naging mabangis ang hayop at naging maanat ang karagatan. Na ang nangyayaring mga pagbabago ng klema sa daigdig ay mayroong koneksyon sa kasamaan na ginagawa ng tao. Na kapag pinag-aralan natin, nakasalalay ang biyaya sa ating pagsunod. At nagiging sanhi ng harang ang mga biyaya na supposed to be ay para sa atin. Nararangan ang mga biyaya ito na karapat dapat para sa atin dahil sa mga pagkakasala na nagagawa natin. Kabilang pa sa mga maliliit na mga palatandaan ay magiging laganap ang mga musical instrument.
hindi bawal yung kanta. Ang bawal, yung mga malalas na mga kanta, at the same time na meron siyang mga instrumental. Yun yung bawal. Yung kanta, hindi siya bawal, yung a cappella, na maganda ang mga lyrics, pagpuri, pagsamba, at kung ano-ano paman, na hindi nahaluan ng mga malalaswa at mga pagtatambal o anumang mga kasamaan na kung saan ang tao ay in-urge o hinihikayat na gumawa ng anumang mga paglabag o kasamaan. Ang bawal ay yaon at ang mga instrumental na siyang umiiran sa ngayon na ito yung panghalina ng Shaitan upang iligaw ang isang tao at alisin siya sa pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magiging laganap ang mga musical instrument. Sa Pilipinas, kahit saan kasabay ka ng tricycle, taxi, kahit saan ka pumunta, yun yung pangharang nila sa katotohanan o sa mensahe ng katotohanan. Magiging laganap ang tinatawag ng mga nakalalasing na inumin, either na itong isang pagkain o itong isang inumin o anumang mga bagay. Ito'y magiging laganap at babalik sa pagiging luntian ang tinatawag na Arabia, magkakaroon ng mga pastulan, ng mga ilong. Bagamat ito'y nakikita natin, pero hindi pa siya pautali. Kasi noong unang panahon pala, ang Arabia ay gubat, punong-puno ng luntian. Hanggang sa pagbabago ng tinatawag na klima, ito ay naging disyerto. At yung mga nakabuon sa ilalim ng kalupaan, yun ang naging sanhi ng tinatawag ng mga black bone na naging mga langis. At nakikita nila sa pamagitan ng satellite na may mga umaagos na mga ilog sa ilalim nito. Kaya babalik ito sa pagiging luntian. Ang ibig sabihin, dati pala ay luntian ang tinatawag na Arabia. Magiging laganap ang kayamanan sa mga Muslim. Yun ang kinakatakot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kama kala Rasul, na pag naging mayaman ang mga Muslim ay makakalimutan na nila ang kabilang buhay at ang pagkukunya di sa daan ng Allah dahil sa tinatawag ng mga kayamanan na tinatamasa ng mga Muslim. So ito yung ilan sa mga maliliit na mga palatandaan. May mga isang beses lamang naganap, may mga patuloy at patuloy na nagaganap. At isa pang kabilang sa mga maliliit na palatandaan ay ang nasa pagitan ng mga ito, na kung saan kapag pinag-aralan natin ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Palestine, lahat ng mga Hudyo sa iba't ibang sulok ng isang daigdigan ay babalik sa Palestine sapagkat ang pagbabalik nila roon ay sumpa para sa kanila. Na kung saan dun sila kukukubin at lahat sila ay papatayin sapagkat hindi talaga sila naniwala kay Jesus. 70,000 na mga Hudyo mula sa Karasan kasama ng Antikristo, ang mga tagasunod ng Antikristo, magiging luntian at magiging pastulan at magkakaroon ng mga ilog ang tinatawag na Arabian Peninsula. Ang tinatawag na Crescent ay lalaki ang hugis nito. Yung parang pang-tatlong gabi ay parang magiging pang-apat. Yung pang-apat ay parang pang-limang gabi na. Kasi tayong mga Muslim ay bumabatay tayo sa tinatawag na paglitaw ng supply o bagong buwan hanggang sa ito'y unti-unting lumaki at maging isang bilog at unti-unti namang liliit hanggang sa ito ay maglaho. Ang mga hayop ay magsasalita at makikipag-usap sa mga tao. Nakatulad ng naganap noong kapanahon na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang tinatawag natin inanimate sa pamagitan ng mga pelikula ay nakikita natin ang mga hayop ay nakikipag-usap sa tao. Alin sa dalawa dito, kung ang hayop ay literal na makikipag-usap, ito hinihintay natin na mangyayari. Kaya minsan, pag nakikipag-usap ako sa mga pusa,
kinakausap ko talaga sila. Kasi alam ko, magsasalita sila in the future eh. So, yun yung hinihintay natin. Lilitaw ang bundok ng ginto sa Euphrates. At ang mga kayamanan sa ilalim ng lupa ay lilitaw. Of course, ito yung mangyayari sa kapanahunan ng tinatawag na Antikristo. Kasi pag sinabi ng Antikristo, kayamanan, lumitaw ka, ang kayamanan ay lilitaw na napakarami na parkawa ng mga bubuyo. Iba-iba ang interpretation na tungkol sa tinatawag na bundok. Sinasabi nila itong bundok ng ginto ay hindi talaga siya bundok ng ginto. Yun yung interpretation ng iba. Ito yung tinatawag ng mina ng black gold. Yung kanilang interpretasyon. Pero mas marami ang nag-interpret na ito ay lilitaw bilang isang bundok na ginto sa river ng Euphrates na kung saan pag-aagawan ng lahat ng tao at out of 199 ang mamamatay. At in-interpret nila, bakit mamamatay ang 99? Kung hindi gagamitan ng isang napakatinding sandata na tulad rin bawa ng biological weapons. At sinabi ng propeta sa mga aliwasalam o kamakalarasul na kapag ito ay lumitaw, huwag kayong pupunta roon para makipag-agawan sapagat ganito ang sitwasyon na mangyayari sa inyo. At ang isa pa na hinintay natin ang pagbabalik ng daigdig sa lumang sibilisasyon na kung saan wasak na ang ocean layers natin at nababahala ang mga pinuno ng mga bansa sa pagbabago ng klima. So, makikita natin, wala ng eroplano sa dulo ng panahon, wala ng mga makinarya, wala ng mga computer, wala ng mga sophisticated weapons, ang lahat ng ginagamit ng tao sa pagpuksa sa kapwa-tao ay magiging pangkaraniwang bakal na lamang, magiging walang saysay. So, babalik ang daigdig sa lumang sibilisasyon at ang pagbubuklod ng lahat ng mga Muslim sa bandila ng La Ilaha Illallah sa pamumuno ng tinatawag na Al-Mahdi, ang isa na pinagnubayan, the guided one, na siya ay mula sa lahi o mula kay Hasan, isa sa apo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pangalan ay Muhammad, na katulad din ng pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pangalan ng kanyang ama na si Abdullah, Muhammad bin Abdullah, na sa pamagitan ng kanyang pamumuno, pagbubuklod na rin niya ang lahat ng mga Muslim at ito ay magiging isang bansa. Pagkatapos noon, ay magaganap ang lahat ng mga dakilang mga palatandaan. Hindi to sequence, kaso lang ipaniliwanag ko siya bawat isa. Merong mga hadith na kung saan ang magsisimula, ang una ay ang tinatawag na smoke, uso. Ito yung chapter 44 ng Banal na Quran, verses 10 hanggang 11, na kung saan magkakaroon ng visible smoke sa kalangitan. Ini-interpret nila ito ang pagsabok ng nuclear bomb. At sinasabi nila ito yung Third World War, na kung saan ang mga atomic bomb mula sa Europa sa pamumuno ng NATO na pagmamayari at meron ding pangkontra ang Ruso, meron din ang tinatawag na Korea, meron din ang tinatawag na China, hinihintay lamang nila kung paano nila ito pasasabugin. So, yung mga iba, ganun ang interpretation nila dun sa tinatawag na dukhan o visible smoke. Of course, may mga hadith na pag pinag-aral natin, yun ang pinakaunang sinabi, kaso lang, hindi talaga siya yun ang sequence. Kaya ipaliwanag natin ang bawat isa, ang paglitaw ng Antikristo, ang pagbaba ni Jesus mula sa kalangitan, ang paglitaw ng Yajuj wa Majuj, ang dukhan, ang pagsikat ng araw mula sa kanluran, ang paglitaw ng halimaw mula sa ilalim ng kalupaan,
at pagkatapos ang hangin na kung saan pinong-pino at ito'y maaamoy o masisinghot ng lahat ng mga nilikha at ang mga mananampalataya kapag naamoy nila ito kahit nakatiting lamang ang kabutihan nila na kasinlit lamang ng atom mula sa kanilang mga kalooban ay mamamatay ang lahat ng mga mananampalataya. Sapagkat hindi ipapakita ng Allah ang pangingisay ng sangdaigdigan sa mga mananampalataya, ang makakasaksi lamang nito ay ang mga walang pananampalataya at ang pagkawasak ng Kaaba at ang pagkatuklas ng kayamanan nito, na ito ay wawasaki ng isang Aprikano na si Duswa Katin, at ang mga bersikulo ng Quran ay mawawala na mula sa mga mushaf o mga pahina nito, at ito'y aakit na sa kalangitan at wala nang magsasalita ng Allah, Allah, o wala nang magsasabi ng La ilaha illallah. Ang pagbaksak ng mga kalupaan sa iba't ibang sulok ng sangdaigdigan, isa sa east, isa sa west, at isa sa Arabia, at ang pinakahuli, ang apoy nakakalat sa iba't ibang sulok ng sangdaigdigan magmumula sa Yemen, at magtutulak ito sa mga tao na sila'y tutungo sa lugar ng pagtitipon, at ito'y tinatawag na Sham, isinalin Syria. Doon lahat pupunta ang tao, at pag nandun na silang lahat, magaganap ang pangingisay ng sangdaigdigan. Bakit sa pagkakasali na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang pinakamagandang araw na kung saan ang araw ay sumisikat kundi sa araw ng Jum'a. Huwag nating tawagin Friday, kasi ang Friday ay Diyos ng mga Scandinavian. Isa sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pagsabi mo, Friday, January, yung tinatawag nilang Janus, na Diyos-Diyosan din ng mga Romano, Julian calendar, ibig sabihin kalendaryo ng mga Pagano. So, kung sino Friday, ibig sabihin araw ng Diyos nila na si Fry. So, yung Diyos ng mga Scandinavian. Kaya huwag tayong maging proud na tawagin natin Friday, kundi Jum'a, ito yung pinakamagandang araw na kung saan ang araw ay sumisikat. Okay? Sa araw na ito, sa araw ng Jum'a, nilikha ng Allah si Adam. Pinapasok siya ng Al-Jannah sa araw ng Jum'a. At siya ay pinalabas din sa araw ng Jum'a. At ang pagkagunaw ng sangdaigdigan ay magaganap sa araw ng Jum'a. At kapag araw ng Jum'a, ang mga hayop ay nababahala. Pero ang tao, hindi sila nababahala. Kasi alam nila na magsisimula ang wakas ng sangdaigdigan sa araw ng Jum'a. Sa ibang sanaysay, namatay si Adam sa araw ng Jum'a. Kaya ito yung karangalan sa umma o sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, hinihintay lamang ni Anghel Israfil ang hudyat mula sa Allah, sapagkat hinihintay niya lamang na hipan ang tinatawag na bugle o tinatawag nating trompeta. Kapag ito'y hinihipan, manginisay ang sangdaigdigan na magkakaroon tinatawag na kumbulsyon na mas matindi pa dun sa tinatawag na pagbabakyo. Manginisay ang sangdaigdigan na kung saan maririnig ng tao ang tinatawag na nakabibining ingay. Kaya ito yung sinabi sa Quran, kapag ang trompeta unang pag-ihip ay inihipan ang lahat ng mga nasa kalangitan at ganun din ang nasa kalupaan ay mamamatay o magwawakas maliban lamang sa kung ano yung naisin ng Allah, na tulad ng mga anghel. Kapag inihipan ang tinatawag na unang trompeta, ang lahat ng tao'y tarantang-taranta. Naririnig nila ang nakabibinging ingay. Subhanallah. Kaya dito makikita natin kung ano ang mangyayari
sa dulo ng panahon. Okay. Ang paglitaw ng Antikristo. Bakit Antikristo ang nilitaw? Sumadala kasi ang mga Hudyo hindi naniwala kay Jesus. Hindi sila naniwala. Ang Antikristo ay lilitaw sa daigdig at mananatili lamang siya rito ng 40 araw. Merong isang araw doon na isang taon na hindi lumulubog ang sikat ng araw. May isang araw doon na isang buwan at merong isang araw doon na isang linggo at yung 37 days ay normal na paglubog at pagsikat ng araw. 3 taon bago lumitaw ang Antikristo. Yung unang taon, ang 1/3 ng crops o ibinubunga, inilalabas ng kalupaan ng mga pananim at yung ulan, 1/3 ay ipagkakait. Sa ikalawang taon, 2/3 ng ulan at 2/3 ng pananim. Sa ikatlong taon, walang pananim na sisibol, mamamatay ang lahat ng mga hayop at walang ulan na mabaksak. Lilitaw ang tinatawag ng Antikristo. Huwag kayong magpapalin lang kasi pag pinag-aralan nyo ang tinatawag ng mga YouTube, lahat-lahat, meron silang mga pinaniniwala ang mga iba't ibang pananaw hinggil sa Antikristo. Ang Antikristo o Masihi Dajjal ay buhay na kapanahonan pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batay sa sanaysay ni Tamim ad-Dari, na kung saan nakita nila ang Antikristo nasa isang isla somewhere in east na nakakadena. At siya ay pahintulutan na lumitaw sa ibabaw ng kalupaan at magiging apparent sa lahat o magiging lantad sa lahat ang Antikristong ito kapag siya ay naroon na sa daan ng Syria patungong Iraq. Siya ay nagtataglay ng isang mata at merong nakalagay sa pagitan ng kanyang mga mata na 3 letra, ka, fa, ra, means disbeliever, or yes, kafir. At mababasa ito ng lahat ng mga Muslim, kahit na yung mga hindi marunong bumasa. Ang kanyang isang mata ay parang nakalaylay na tulad ng isang ubas, at ang kanyang isang mata ay natatabunan ng laman. At sabi nga ng Propeta Muhammad SAW, paano siya, unang-una aangkinin niya na siya ay isang propeta. Aangkinin niya na siya isang hari, pagkatapos aangkinin niya na siya isang propeta, pagkatapos sasabihin niya siya yung Allah. Paano siya magiging Allah na tagapaglikha ang Allah? Siya ay nagtataglay lamang ng isang mata samantalang ang Allah ay hindi. At nandun siya sa lugar na kung saan bahagi ng nilikha ng Allah ang ating kalupaan. At meron siyang kapansanan na kung saan hindi siya makalangat ng diretsyo. Subalit, ang paglitaw ng Masihi Dajjal o Antikristo ay magiging pinakamatinding pagsubok sa lahat ng sangkatapon na kung saan itong Antikristong ito, kung ano yung ginagawa ni Jesus nung kapanahunan niya, pinapagaling ang mga may sakit ng ketongin, nakakakita ang bulag, nakakalakad ang pilay, binubuhay ang patay, yun ang gagawin ng Antikristo. Sabagat yung tunay ng Misaya, sa kanyang pagbabalik, ang kapangyarihan na kanyang tataglayin ay ang magmumula sa kanyang hininga na yung hininga niya kung ano layo inaabot ang kanyang pananaw ay ganun din inaabot ang kanyang hininga at ang sino mang makaamoy nito na walang pananampalataya unti-unting matutunaw na katulad ng asin kapag ito ay inilubog mo sa tubig. Yun ang kapangyarihan ng tunay na Misaya sa kanyang pagbabalik. Bakit Antichrist? Dahil hindi naniwala ang mga Hudyo sa tunay na Misaya. Dahil hindi pa namamatay si Isa at hindi sila nagtagumpay na mapatay nila sa pamagitan ng pagpapako sa krus. Ito'y kanilang bilang pagmamayabang at pag-aangkin na kasinungalingan na inaangkin nilang napatay nila at naipako nila ang tunay na Misaya na anak ni Maria. Gayong hindi naman. Sabagay siya iniligtas ng Allah at iniangat siya at siya ngayon ay nasa ikalawang kalangitan.
sa kanyang pagbabalik ay papatayin niya ang mga baboy, babalihin niya ang mga krusifiko, at iaabolis niya ang tinatawag na jizya. Either na isang tao tanggapin siya bilang isang misaya, o ibig sabihin, unti-unti silang matutunaw at mamamatay. So itong tinatawag na Antikristong ito ay binanggit ng lahat ng mga propeta, lalong-lalo na sa kapanahon ni Propeta Noah. At sabi ng Propeta Muhammad SAW, ako ang may pinakamaraming impormasyon hinggil sa paglitaw ng Antikristo sa dulo ng panahon. Sa Biblia, isa na naman. Mateo 24, balaan mo sila hinggil sa bulaang propeta, bulaang mga propeta at bulaang Kristo, that even the very elect will be deceived. At ipinayo ng Propeta Muhammad SAW na kapag dumating ang tinatawag na Antikristo, ito mong isyang lapitan, kundi lumayo kayo, tumakas kayo. Yes, sapagkat makukuha ang tao sa pamagitan ng kanyang puso. Sapagkat bibigyan ito ng mga kakayahan na kapag hindi sumamba ang tao sa kanya, magkakaroon ng tagtuyot, mamamatay ang mga hayop at ipagkakaitanggulan. Kapag siya'y sinamba ng tao bilang isang Diyos, ay magkakaroon ng masaganang ulan, magiging malusog ang mga hayop, at magkakaroon ng mga pananim na magiging masagana. At magkakaroon siya ng kakayahan bilang pagsubok sa sangkatauhan. Na kapag sinabi ang kayamanan, lumabas ka mula sa ilalim ng kalupaan, ito lalabas sa napakarami parang kawan ng mga babuyo. Yun ang pagsubok na ibinigay ng Allah sa dulo ng panahon. Matinding, matinding pagsubok. Na meron siyang dalawang uri ng ilog na tinawag niyang paraiso at impyernong apoy. At sabi ng propeta, kung sakaling malalagay kayo sa pagsubok, piliin niyo yung ilog na tinatawag niyang hellfire, ipilit niyo lamang inyong mga mata at magbisibila kayo sapagat yun ay malamig na tubig at yun ay paraiso. At yung tinatawag niyang paraiso, yun ay mainit at impyerno kapoy. Kaya maraming mga pagsubok kapag dumating ang Antikristo ito. Of course, subhanallah. Marami pang mga digmaan na mangyayari. Matitinding mga digmaan. Magiging magkakampi ang mga Kristiyano at Muslim laban sa mga Romans. At pag natalo nila ang mga Romans, magiging magkaaway naman ang mga Crusaders at ang tinatawag ng mga Muslim. At maraming mga Kristiyano na magmumuslim sa dulo ng panahon. At magkakaroon ng matinding labanan na tatlong magkakasunod na araw na kung saan ang mga ibon ay hindi makalilipat mula sa isang lugar patungo sa kabilang lugar dahil sa tinatawag na mga panan na gumilipad o dahil sa tinatawag na mga weapons na ginagamit nila kaya namamatay ang mga ibon na nagsisipagliparan na hindi makakapunta sa kabila, patungo sa kabila hanggang sa kapag natalo ito ng mga Muslim. Ang matitira na lamang ay ang mga Hudyo at ang tinatawag na Antikristo laban sa mga Muslim sa pamumuno ni Isa alayhissalam. Kaya ang matinding pagsubok na darating sa mga mananampalataya. Ngayon kapag pinag-aralan mo ang buong daigdig, iniyahanda nila ang paglitaw ng Antikristo. Makikita natin yung mga sign, makikita natin yung mga iba't ibang mga organisasyon na kung saan ay sinusuportahan nila ang paglitaw ng Antikristo sa dulo ng panahon. Sa mga YouTube, merong Chronicles of the Jud. Mas maganda yung mga impormasyon. Tignan niyo yung Chronicles of the Jud. Ipapakita sa inyo lahat kung ano yung mga mangyayari sa dulo ng panahon, kung ano yung mga senaryo. Then after that, ang pagbaba ni Jesus mula sa kalangitan ng madaling araw at siya ay bababa sa East Damascus, yes, ng madaling araw, sa isang minara na pinalamutian ng mga Kristiyano ng kulay puti. Actually, winasak ito ng mga Kristiyano. Subalit nung nalaman nila sa mga Muslim na doon bababa si Jesus, ang ginawa nila, tinayo nila ulit ang tinatawag na masjid na ito at pinalimutan nila ng kulay puti. Nung nalaman nila na doon pababa si Jesus sa dulo ng panahon.
At nung hinula ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala pang East Damascus. Doon pababa sa Jesus, nang madaling araw, ang kanyang mga kamay ay nasa mga pakpak ng mga anghel. Ang kanyang kasuotan ay dalawang uri ng kasuotan na tininan sa sapron. Ang butil ng kanyang pawis ay parang mga perlas. Na kapag siya yumuko, ito'y magbabaksakan yung mga perspiration. At kapag iniangat niya ang kanyang mukha, ito'y kakalat na parang mga butil ng mga perlas sa kanyang mga mukha. Ang kanyang buhok ay mabasa-basa, hindi naman. Ang kanyang tangkad ay katamtaman. Ang kutis niya ay puti na mamula-mula. Kapag siya ay dumating, makikilala niyo siya. So yun ang kanyang mga katangian. At lahat ng mga walang pananampalataya na makaamoy ng kanyang hininga ay unti-unting matutunaw at mamamatay. Kung ano inaabot ang kanyang pananaw, ganun din inaabot ang kanyang hininga. Kaya sa pamumuno ng tinatawag nating Antichrist, mula sa karasan, lilitaw ang 70,000 ng mga Hudyo bilang followers ng tinatawag na Antikristong ito at magkakaroon ng labanan sa pagitan ni Jesus at ng Antikristo kasama ng mga Hudyo, at sa side naman ay ang mananampalataya sa pamumuno ni Jesus sa kanyang pagbabalik. Kaya pag sinabi ni Jesus, pagkatapos sa Natal Fajar, buksan niyo ang pintuan. Kapag binuksan, nandun ang mga Hudyo kasama ng Antikristo, at kapag nakita ng Antikristo si Jesus, ay unti-unti siyang matutunaw at siya'y tatakas kasama ng mga Hudyo. At magtatago sila sa mga bato, sa mga puno, at ang mga puno at mga bato ay magsasalita, o mga Muslim o mga mananampalataya, narito ang mga Hudyo, patayin niyo sila. Maliban lamang sa punong tinatawag nilang Garkad. Yes, nakantok ba? Matutulog na lang tayo. Oo. Okay lang? Ipagpapatuloy natin o ano? Okay, pagpapatuloy natin. Okay. Sa pagbaba. Yes, sa pagbaba ni Isa alayhis salam. Parang ang lumalabas dito kapag pinag-aralan nyo, gitnang silangan naman pinag-uusapan dito. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas sa dulo ng panahon? Kasi pag pinagarami yung mga ahadit, lahat-lahat ang pinag-usapan ng mga igit ng sinangan. Kasama ba tayo dito? O kabilang na sa lumubog ang ating bansa? Kabilang na rin sa mga binasa? So ang pinaka-importante, hindi ito may iwasan. Ihanda natin yung spiritual na pananalig natin. Na maging matibay tayo, mapanatili natin ang ating mga sarili sa pagsunod. At mapapatay ng Antikristo, o mapapatay ni Isa alayhis salam ang Antikristo. Yes, sa tinatawag na Al-Lud. Doon niya maaabutan ang Antikristo habang ito'y unti-unting natutunaw. Kapag pinabayaan niya, mamamatay na talaga ito. Kasi lang sinanhi ng Allah na patay nito ni Jesus sa pamagitan ng kanyang sibat, sapagkat sasabihin ni Jesus, narito yung Diyos na sinambay niya. At pagkatapos noon, alam niyo ba kung ano yung kasunod? Maaring sabihin sa inyo ng mga Kristiyano, si Jesus ay buhay, na kung kaya siya ay Diyos. Bakit si Jesus? Bakit hindi ibang mga propeta? Unang-una, gusto ko ipaalam sa inyo, sa pagbabalik ni Jesus, hindi siya babalik bilang isang propeta, kundi bilang isang makatarungang pinuno na kung saan ang gagamitin niya sa paghuhukom ay ang Quran at ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akala ng mga Kristiyano, dahil si Jesus ay buhay, ay Diyos na siya. Maraming mga nilikha ang Allah na hindi pa namamatay, sapagkat hindi pa itinakda, tulad ng matandang syaitan. Yung matandang syaitan hanggang ngayon ay hindi pa namamatay. Mas matanda pa siya kaysa kay Jesus. Tulad ng mga anghel. Simula nang nilikha sila, hindi sila mga namatay lahat. Tulad naman ni Kristo. Simula pa nung kapanahonan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilang taon na, hindi pa siya namamatay. Kaya hindi na mahulugan na porkit hindi pa namamatay, ang nilikha ay Diyos na. Kaya dito malalaman natin, bakit si Jesus ang siyang ipinadala? Kabilang sa kadahilanan para
patunayan na siya ay hindi napatay ng mga Hudyo sa kanilang pagmamayabang. Pangalawa, walang sino man ang makakapatay sa Masihid Dajjal o Antikristo kundi ang tunay na Mesiyas lamang. Para patunayan na hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos, na siya ay kabilang sa dakilang sino ng Allah. At papatayin niya ang mga baboy sapagkat kailanman ay hindi ito ipinahintulot. At babalin niya ang mga krosepiho sapagkat hindi siya naipako sa krus. So yun ang ilan sa mga dahilanan. Kaya ang nagbigay bilang karangalan hinggil sa balita sa paglitaw o pagdating ng huling propeta na ang pangalan ay Ahmad. Chapter 61 verse 6 ng Banal na Quran, ang binigyan ng karangalan ay si Isa. Ibigay mo, O Jesus, ang magandang balita hinggil sa pagdating ng propeta na ang pangalan ay Ahmad. Kaya nung ito'y ipinahayag ng Allah sa kanya, sabi niya, O Allah, pahintulutan mo na mabuhay ako sa kapanahunan ng paglitaw ng propetang ito na hindi maaari. Kaya ang kaparaanan na ginawa, siya'y iniangat bang samantala sa kalangitan na wala doon sa sitwasyon na tatanda, mamamatay, at siya'y babalik sa dulo ng panahon at pamumunuan niya ang mga Muslim ng 40 taon. At inilipat ang sentro ng Islam mula sa Makkah patungo sa Jerusalem. Kaya itong Antikristo na inihintay natin ay pipilitin niyang pamunuan ang mga tao kasi ang magiging tagasunod niya, mga kababaihan, mga Hudyo, mga Kristiyano, mga atheist. At yung mga Kristiyano na mga totoo, malalaman nila na hindi talaga ito tunay na Mesiyas sa pamagitan ng mga katangian niya na nagtataglay lamang siya ng isang mata at hindi siya makalakad ng diretsyo. Bagamat ang kanyang paglalakbay sa lahat ng iba't ibang lugar ay napakabilis na parang ulap. Lahat ng lugar ay mapupuntahan niya maliban sa Makkah at Medina, hindi siya makakapasok doon sapagkat may mga anghel na nagbabantay na mayroong mga espada. Lahat ng mga pagkain ay susunod sa Antikristo. Meron siya mga bundok ng mga karne. Nasa kanyang mga bundok ng mga tinapay. Kaya magsusunod ng mga tao sa kanya. Walang pagkain ng mga Muslimo, mga mananampalataya. Sa pamagitan lamang ng Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, ito ang magsisilbing pagkain ng mga Muslim. Kaya nga paglitaw ng Antikristo, may mga narration na kung saan yung mga kababaihan nila, yung mga anak nila, itatali talaga nila baka sumunod sa Antikristong ito. Kasi matindi talaga yung pagsubo, paglitaw ng tinatawag na Antikristo. Kaya kapag namatay na ang Antikristo at namatay na ang lahat ng mga tagasunod ng Antikristo, Subhanallah, ang lilitaw pagkatapos nito ay ang tinatawag na Yajuj wa Majuj. Ito'y magaganap sa kapanahunan ni Isa alayhissalam. Sila ay nasa ilalim ng kalupaan. At araw-araw, yung lid na nakatabing sa kanila ay dinidilaan nila ito. Ito'y magiging manipis, sasabihin nila, bukas na natin ipagpatuloy, babalik ito sa kakapalan. Sa kapanahunan ng pagkabalik ni Jesus dito, didilaan nila ito, patuloy na itong didilaan, at sasabihin nila, bukas na lamang natin ipagpatuloy, inshallah, kaya ito babalik sa kakapalan hanggang sa ito'y magkaroon ng kuwang o butas, at makakalabas sila at gagawa sila ng kapinsalaan sa ibabaw ng kalupaan. Kapag sila ay dumaan sa River Jordan, hihigupin nila ang tubig na dati may tubig roon. At kapag sila ay pumunta sa mga luntian, kakainin nila ang mga luntian at mamiminsala sila. Si Isa kasama ng kanyang mga tagasunod ay pupunta ng Mount Sinai at doon sila mananalangin, wasakin ang mga taong ito. Kapag pinag-aralan natin, ito ay naganap sa kapanahunan ni Dulcarnain. Si Dulcarnain ay hindi si Alexander the Great kasi lumalingan.
sabagat si Alexander the Great ay hindi Muslim. Don Carne, ibinigay sa kanyang pamumuno sa kapanahon ni Ibrahim mula sa kanluran, mula sa silangan patungo sa kanluran, at itong mga taong ito na naminsala ay tinabunan niya sa ilalim ng kalupaan. At sila'y lilitaw sa kapanahunan ng pagbabalik ni Isa alayhisalam sa dulo ng panahon. Yes, mamamatay ang lahat ng mga nilikhang ito na tinatawag na yung Jews o mga Jews sa pamagitan ng hiwa sa kanilang mga lihim at pagbaba ni Isa kasama ng kanyang mga tagasunod ay nagkalat ang mga bangkay. Either na ito ay ililipat ng mga ibon at itatapon sa karagatan na ang mga ibon ay parang mga ang kanilang mga leeg ay parang leeg ng mga kamelyo o magkakaroon ng malakas na ulan at aanurin ang mga bangkay na ito at ito ay mapupunta sa karagatan at magiging parang salamin ang kalupaan na kung saan ay magiging masagana ang pagsibol ng lahat ng pananim at magiging masagana ang pagulan. Nawala na ng pinakamagandang araw kundi ang pagbabalik ni Jesus sa dulo ng panahon kahit na ikaw ay naghagis ng buto sa mga mababato, ito ay ibig sabihin sisibol ang pamumunga. Yung pinakabunga na tulad ng pomegranates, yung kalahati nito, yung balat ng kalahati nito ay pwedeng magtago ang isang tao. Ang isang kambing pwedeng uminom doon. Ang isang pamilya sa isang kamelyo, buong tribo pwedeng inumin ang gatas nito. Manginain ang mga mababangis at mga amo sa isang damuhan. Ang ahas ay hindi makapipinsala sa isang sanggol. Ganun din ang mga leon o ganun din ang mga leon. Ang lobo'y parang magiging sheepdog na parang tagapagpastol sa mga tupa. Ang daigdig ay mapupuno ng kapayapaan na katulad ng isang lalagyanan na napuno ng tubig. Magkakaroon, maglalaho ang lahat ng digmaan at maglalaho ang lahat ng mga puot at galit sa mga puso ng tao at walang sasambahin kundi ang Allah na nag-iisang tagapaglikha. So ito yung pinakamagandang panahon, ang pagbabalik ni Jesus sa dulo ng panahon at pamumunuan niya ang mga Muslim ng 40 taon at pagkatapos, of course, makapag-uumra pa siya. At pagkatapos noon ay mamamatay siya at iiwanan niya ang pamumuno sa isang Muslim. Isa sa magaganap din ang tinatawag na adukhan, ito yung chapter 44 verse 10 hanggang 11 o verses 10 hanggang 11. Ini-interpret ito, of course, ng iba't ibang mga interpreter, kabilang sa interpretation nito ang parang mushroom na pagsabog ng atomic o tinatawag ng mga nuclear na kung saan magkakaroon ng kaniliman dahil sa tinatawag na usok na ito ng ilang panahon. Sinasabi nilang 3 buwan at sinasabi nilang ihanda nila ang mga pagkain at mag-ista kayo ng mga pagkain at mga tubig. So yung mga interpretation na kung anong-ano pa man, ito ay tinatawag natin dukhan o usok. Yes! Pag namatay na si Jesus at iniwan ito sa pamumuno ng isang Muslim, merong dalawang kabilang sa mga palatandaan na magkasunod na lilitaw o mangyayari. Ang pagsikat ng araw mula sa kanluran at paglubog sa silangan at ang paglitaw ng halimaw sa ilalim ng kalupaan. Yung pagsikat ng araw na yung heavenly, isang makalangit na palatandaan. Ang kauna-unahang makalangit na palatandaan, ito namang earthly na kauna-unahang palatandaan at daabal-ar. Halimaw sa ilalim ng kalupaan ang kanyang tangkad ay 21 feet na kung saan magsasalita siya sa tao at tatatakan niya ang mga tao ng dalawang uri ng tatak. Tatak ng mananampalataya at tatak ng walang pananampalataya. Meron siyang dalawang dala, Star of Solomon,
Hindi Star of David, Star of Solomon, saka yung Staff of Moses. Kaya yung mga walang pananampalataya, yung mga ilong nila ay, ibig sabihin, puputulin at tatatakan sila ng tatak ng walang pananampalataya. At yung mga mananampalataya ay tatakan sila ng tatak ng mananampalataya. Kaya sa isang pakitipon, malalaman mo kung sino yung mananampalataya at walang pananampalataya. Kaya paano i-address ito ng tao o walang pananampalataya o may pananampalataya? Ganun ang pag-address sa mga tao. Kaya alin sa dalawa dito ang mauuna? Either na ang pagbaliktad ng pagsikat ng araw o ang tinatawag na halimaw sa ibabaw ng kalupaan. Kaya dito, yung pinag-aralan natin kanina, yung 666 na tinatawag nilang the beast, ay hindi ito talaga ang tunay na magaganap. Ito yung tinatawag nating halimaw at the abal arm, ang halimaw sa ibabaw ng kalupaan. Okay? Then after that, gusto ko ipaalam sa inyo, na kapag namatay na si Jesus, pagkatapos maganap ang lahat ng itinakda sa kanya, nagagawin at tungkulin, at iiwan ang pamumuno sa isang Muslim, maliligaw na naman ang tao. Makahati na naman sa dalawa, mananampalataya at walang pananampalataya. At kapag dumating ang dalawang palatandaan mula sa mga dakila, ang pagsikat ng araw mula sa tinatawag na kanluran at paglitaw ng halimaw, wala nang pagsisisi. Kung ito'y naganap, habang isang tao ay masama, hindi na siya naging magtauba o humingi ng kapatawaran. Kapag naganap itong dalawa, sa mga dakilang palatandaan, ang masama ay masama, ang mabuti ay mabuti. Kaya meron silang mamatatak. Pagkatapos noon, hangin na pinong-pino na maamoy ng lahat ng tao at ang mga mananampalataya ay mamamatay silang lahat. Kaya ang matitira lamang sa ibabaw ng daigdig ay yung mga walang pananampalataya. At yun ang gustong-gusto ng mga walang pananampalataya, mamatay ang mga Muslim. At yun ay mangyayari sa dulo ng panahon. Akala nila, kaya lang nag-exist ang daigdig dahil merong sumasamba sa Allah ng dalisay. Kapag wala ng Muslim sa daigdig, wala ng dahilan para manatili ang daigdig dahil wala ng sumasamba sa Allah ng dalisay. Yes, ang matitira lamang dito ay mga walang pananampalataya na lahat ng kasamaan ay gagawin nila at ang mga pagtatambal at karumaldumal ng iba't ibang uri ng pagsamba. Kaya dahil wala na magsasagawa ng umrah, wala na magbabasa ng Quran, wala na magbabangit ng la ilaha illallah, wawasakin na rin ang Kaaba. At ito'y mawawasa ng isang Aprikano sa titulong Duswagatein ang nagtataglay ng two long-legged na mga paa. At siya lamang ang makatuklas ng kayamanan ng Kaaba at ang labi ng Kaaba ay itatapon sa Red Sea. At pagkatapos, wala na ang mga pahina ng Quran. Lahat ng mga pahina ay mawawala na lahat. Wala na magsasabi ng La Ilaha Illallah. Sasabi ng mga tao, narinig namin yung salitang Allah, Allah. Dahil yung magiging sandi na maaari sila ay maligtas sa pamamagitan ng pagbabanggit ng ganitong mga salita. At pagkatapos, pagpaksak ng mga kontinente o mga kalupaan sa iba't ibang sulok ng sandaigdigan, isa sa East, isa sa West, at isa sa Arabia. At ang pinakahuli, ang apoy na magmumula sa Yemen, nakakalat ito sa iba't ibang sulok ng sandaigdigan, dahil ang pagtitipon ng pagkaguno ng sandaigdigan ay sa Sham o isinaling Syria, may mga kusang pupunta roon na aasang ng habad ng Allah, may mga nakasakay ng kamelyo, 3, 4, 5, 6, may mga taong hindi talaga pupunta roon.
Kaya kung nag-convince sila ng apoy na mapipilitan silang pumunta roon hanggang sa mangisay ang sandaigdigan. At pagkatapos noon, araw ng muling pagkabuhay na kung saan ang lahat ng namatay simula sa una hanggang sa huli ay mabubuhay na mabuhay. Magsasalpukan ang araw at ang buwan, magbabaksakan ang mga bituin, maglalagablab ang tinatawag na karagatan. Lahat ito ay magaganap at ang mga bundok ay marudurog at papatag sa kalupaan. So ganun ang mangyayari sa dulo ng panahon. Kaya ihanda natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkapatibay ng ating pananalig na panatiliin natin ang ating sarili sa pagsunod at karagdagang pagkaparami ng ating mga ibana. So inshallah, nagkaroon kayo ng idea tungkol dito. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.